ako, pare Werte. Uy, balita na. Ikaw lang, wala pa eh. Brad, yung Dexter pala na yun yung dahilan kung bakit nakasama ko sa kulungan yung kuya mo. At pala, magpasalamat ako sa kanya. Oo, nakulong din siya, gawa ng kapatid ko. Masayang di kami napag-abot nun. Kaya kung sakali, Brad, nabigyan ko yun ng death sentence. Tsaka, Brad, malaking tanong dyan. Paano siya nakalaya? Ewan ko, hindi ko rin alam. Pero sigurado ko, gumaganti ngayon yun, kaya ginidap si Robby. Ano? Balik na tayo headquarters? Hmm? Hindi, sige naman. Una ka lang. I have a case. Oh, ito. Case natin. Ang kailangan na lang sa case na to, report tsaka paperwork. Kayang-kaya mo na yun, di ba? Oh, ano? Ano yun? Snack off! Men! Dali niyo yung mga suspects sa headquarters. Yes, yes, ma'am. Kayang-kaya mo yan! Sam! Eh, ano nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin yung nakalain na si Dexter? Kinidnap niya ang anak ko! So sorry, hindi ko alam eh. Nakapagparol siya eh. Gamit niya yung mga peking dokumento. Siguro doon mo naka-on yung phone mo tsaka yung GPS mo. Nasaan, Lorenzo? Huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para maitama to, ha? Sige po, ma. Sige po. Ang sabi ng nanay mo? Nakakamusta lang. Gusto daw niya magpunta dito, pero sabi ko okay naman tayo. Celine, magiging maayos din ang lahat. Nagawa ko ng paraan. Kamusta ka naman dyan? Ma, mabalita na lang kita pag may bagong update na. So, ano lang balita tungkol sa anak ni Celine? Wala pa. Ano kayo na ginagawa nung ama nung bata? Hindi ko alam. Pero matama siya. Ano ibig mong sabihin? Pinalahan niya kami ni Celine. Sinabi niya na hindi ibabalik ng kidnapper si Robby. At sinabi niya na hindi to simpleng kidnap for ransom lang. Oh my God. So what is it? Yun yung aalamin ko, ma. Aalamin mo. So talagang sasali ka na sa imbestigasyon. Ate, unti-unti na bumabalik yung tiwala ni Celine sa ex niya. So that's it. Nagsiselos ka. Kaya competition pala ito between you at saka sa ex ni Celine. Sino kaya ang unang makakahanap ng anak ni Celine? Galingan mo, Anton. Dahil kapag hindi mo binilisan, baka yung fiancé mo naman ang makindap ni Yaman. Ano? Just bring her back. Dahil kapag nagtagal pa kami dyan, baka tuluyan ang mapunta si Celine kay Yaman. Tay, labarin kayo balita kay Kuya Yaman tsaka kay Robby. Basta huwag tayong mawalan ng pag-aasa. Monique, hindi ko naiintindihan. Di ba tumutulong ni mga Coast Guard? At wala pa din. Oo, tumutulong sila. Wala lang akong tama ngayon. Di sana ako'y kasama ni Eman. Ako dapat umaalalay doon eh. Ako yung kapatid eh. Pero aminin ko, sige. Hindi mo na kasing tapang kay Eman. Ang kailangan natin ay tatag ng loob. Hindi ninyo kailangang ilagay ang sarili ninyo sa panganib. Malulusutan natin to. Makakabalik ang apo ko at si Eman ng ligtas. Makakabalik sila. Celine, huwag mo muna isipin yun. Pasensya ka na. Nagamay ka na sa mga problema ko.
Yung problema mo, problema natin. Ako yung karelasyon mo, Celine. Gusto kong itanim sa isip at puso mo na ako na ang tatayong ama ni Robby. Huwag ka na mag-alala. Nagawa ko ng paraan. Nahanapin ko si Robby. Tama ang sinabi mo sa kapatid mo, Amelia. Kailangan umuwi na dito si Anton at Celine. And Amelia, pakitunguhan mo naman ang maganda si Celine. Why, Ma? Was I ever rude to her? Ma, ano kaya kung sabihin ko na lang kay Anton? I just finished orientation with your head of finance, Ma. Good. Sabi niya, I can start training there tomorrow. Wow. Pero sa totoo lang, ayaw na talaga doon mag-work. Arnold, that's for your own good. Ano nga pala balita kay Robby, Ma? Wala pa eh. Wala pa, anak. Amelia. Natuntun ni Emma ng yate kung saan tinago si Robby. Sinundan niya yung yate pero hanggang ngayon wala pa rin kaming balita kay Emma. Sinusubukan ko rin po siyang tawagin pero hindi niya ako sinasagot eh. Ano kaya nangyari? Baka naman. Diyos ko. Celine, may dapat kang malaman. Ano po yun? Kilala ni Emma ng kidnapper. How are you feeling, anak? Do you feel pain? Wala na po, Mommy. Tama na yan. Mommy! Ay, nako. Tama na yan. Kaka-iPad ka ng kaka-iPad. Lagi ka mapupuyat yan, Linda. Tabi mo na to. Ay, nako. Ako nang bahala dyan sa alaga ko, Amelia. Basta, isang oras lang, tapos stop na games, di ba? Ako, ini-spoil ka ni Tita Linda mo, ha? Siyempre po, parang baby ko na rin yan. Tita Linda, kailan po ulit pupunta si Robby? I want to play with him again. Hindi ako sigurado kung kailan siya makakadalaw dito, eh. Sige na, you rest na, ha? Sige, rest ka na muna. Sinasabi ko na nga, Pe. Bakit? Si Lynn, kilala ni Eman isa sa mga kidnappers. Si Eman, ex-con. Kaya posibleng... Posibleng ano? Ano ba sinasabi mo, Anton? Sige. Si Eman, laging kapos sa pera yun. Hindi kaya kasabot siya sa pag-kidnap kay Robby? At palabas lang ang lahat ng to? Na posibleng hawak niya si Robby at ang pera ko? Hindi yung magagawa ni Eman. Oh, meron siyang mga maling desisyon sa buhay, pero hindi niya magagawa lahat ng mga sinabi mo. Sir. Ano? May lead na ba tayo? Wala pa rin, sir. Ano nangyari yun? Wala ba nang mamayari ni yate? Sinek namin, hindi nakarehistro. Yate, hindi nakarehistro, wala rin nagkiklaim. Parang hindi naman ata ka panipaniwala yun. Sir, sa tingin ko, may tumatrabaho para hindi natin malaman kung sino yung totoong may-ari ng yate. Robby won't be able to come here. May school na po ba siya? Ang miss ko na rin po kasi pumasok ng school.
at makita yung mga ibang friends ko. Lahat naman ng mga bata ngayon nasa bahay lang eh. You don't have school kasi online lang, di ba? Eh, wala po sana akong sakit. Pwede ko silang puntahan. Anak, to begin with, di ba dapat lahat ng bata ngayon nasa bahay lang? So hindi mo rin sila mavivisit. Lahat po. Kahit yung wala pong sakit. Oo. Mami, hanggang kailan po ako may sakit? Gagaling pa po ba ako? Of course, anak. And Mommy will do everything para mawala ang sakit mo. Okay? Bernie! Halika na! Atin na kita sa hotel. Mang Nick, isama na ako sa inyo. Ako man ako ang doktor nyo ngayon. Wala ka bang estudyante sa jet ski mo? Ay, Mang Nick, hindi na ubo muna. Mas maganda magkakasama tayo. Baka kasi biglang tumawag si Eman eh. Wala pa rin ngayon balita kay Kuya. Wala pa eh. Mang Nick, may tao. Ate Celine. Brad, mga pala si Kaloy, kaibigan ni Eman. Ate Silin, no? Kape. Doon. Pumunta kami dito para alamin lang kung may balita na. Wala pa eh. Tinatawagan nga namin. Hindi sumasagot eh. Silin, huwag kang mawala ng pag-asa. Tiwala ka sa kakayahan ni Eman. Tiwala ka. Tiwala? Eh, baka nga siya pa yung nasa likod yun. Anton. Anong ibig mo sabihin? Hindi niyo ba alam? Kilala ho ni Eman yung kumidnap kay Robbie. Posibleng isang malaki itong palabas. Palabas? Pag gusto niyo, headed ko na kayo palabas. Si Eman pumikilos mag-isa na hindi sinasabi sa mga pulis. Anong ibig sabihin nun? Meron siyang tinatago. May pinagtatakpan. Malayo rin yung mararating ng 30 million, di ba? Magkano ba nila nakaw ng dati? Mga ganun din, di ba? Mga ganun kalaka rin. Ngayon, nagtagumpay na siya. Hawak pa niya yung bata. Yun naman talaga yung gusto niya plano, di ba? Ang kinin niya bata. Sandali lang. Alam mo, maayos ko kayong pinapasok sa pamamahay ko. Pasensya na sila. Pero kung ganyan lang naman ang gagawin mo para tama ng anak ko, buti pa siguro umalis ka na. Alis na po kami, pasensya na. Eh, baka pati kayo, kasabwat. Ikaw, magkano parte niyo, ha? Tado ka pala eh. Sige, ako na. Sige. Tama na. Balik ko na si Robby. Tama na! Tama na! Sige! Sige! Tama na! Sorry po, sorry. Umalis na tayo. Nakakaya ka. Malilintikan tayo tapos ito eh. Nasa atin na yung bata, di ba? Ano pang problema mo? Mahalaga dito, nasa atin na yung bata. Alam mo,
Tigilan mo na yung tatay ng bata. Doon ka sumasabit eh. Wala ka ng pakialam. Ha? Kung anong gagawin ko sa tatay niya. Nagmamadali na kayo, di ba? O yung bata na sa van na. Ano pa hinihintay niyo? Ano? Nasaan ang anak ko?